pagbabalik ni Gideon sa kanyang naiibang anyo. Hindi ka pa nipaliwala. Tabi! Nabuhulan yata ako. Di ba sabi ko sa'yo, tumabi ka dahil nagmamadali ako? Isira ka pala eh. Hindi mo naman sinabi kung saan ako tatabi. Ikaw! Ikaw ang nagbigay ng kahihiyan sa pagkatag ko! Ikaw na naman! Ang babae may malaking... May malaking sandata! Ira! Max! Kayo ang buong pangkat ng ko, di ba? Oo! Oh. Pwede pa malaman ko ano nangyari kay Lorcan? Ha? Oo nga naman! Teka! Ba't nandiyan yan? Yan ang nababagay sa'yo, Lorcan. Sabihin mo nga sa akin, partner. Magaling na ba akong umarte? At napaniwala na kita na may halaga sa akin ang pinagsamahan natin? Gideon! Ano nang mangyayari kay Kuya Lorcan? Si Gideon ang may kasalanan ng lahat! Alam kong masama siya, pero hindi ko alam na kaya niya magbago ng anyo! Kahit na sakaling magbago, Lola! Hindi lalabas sa akin ang sagot! Hawak niyang mahiwagang kodama. Ang sandatang ito ay maaaring lubikha ng halaman sa loob ng katawan upang kontrolin ang nagmamayari nito. Subalit hindi niya kayang baguhin ang anyo ng taong may hawak nito. Kung ganun, anong nangyari at na kayang magbago ng anyo ni Gideon? Huwag mong sabihin ikaw ang dahilan. Hindi mo ba nagustuhan ang ginawa ko? Sa pamamagitan ng aking psychic surgery, itinanim ko ang mahiwagang kodama sa kanya. Ang pagsasanib ng tao at ng kanyang mahiwagang sandata ang nagbibigay ng pambihirang lakas at anyo kay Gideon. Ngayon, ang sandata ay nakapaloob na sa kanyang katauhan. Ang kapangyarihan nito ay lumabas na sa takdang hangganan. Hindi ninyo ako maiisahan dahil alam ko ang kakayahan ng bawat isa sa inyo, pati na ang mga sandata nyo. Lorcan, sinabi mo kanina na ikaw ang tatapos sa aming lahat, hindi ba? Tapusin mo kung magagawa mo! Habang tumatagal ay lalong nagiging madugo ang mga laban ng nagaganap. Tama ka. Nakakaawa ka, Lorcan Koganay. Nagtiwala ako. Kayo nang bahala. Gawin niyong tama. Pero hindi ko na kaya. Hindi na rin niya kayang lumaban. Ang nanalo, si Gideon. Nanalo ka na ngayon, hindi ba? Pakawala mo na si Lorcan! Eh kung ayoko. Lorcan! Lorcan! Ang dating may pinagsamahan, dapat walang iwanan. Pakiramdam ko hindi na talaga kami maghihiwalay pa ni Lorcan. Humanda ka, Gideon. Sisimulan ko ng pagsipsip sa kanyang dugo para maging pataba sa aking halaman. Ana! Ate Ana! Buhusan niyo ng tubig! Huwag kang mag-alala, Lorcan. Ako ang magliligtas sa'yo. Sandali lang, Rega! Ako ang magliligtas sa kanya! Nahuli ako ng dating kaya kasalanan ko ang nangyari kay Lorcan. Kasalanan ko rin ang nangyari! Hayaan mong akong tumapo sa tuod na yan! Bilang parusa sa inyo, dyan muna kayo sa isang tabet magpahinog. Ikaw pala, Reka Hanabisi. Alam mo, na-miss din kita. Nang makita kong pagmumukha mo, bumalik sa isip ko ang sakit na dulot ng pagkakasunog mo sa akin. Pero ngayon, ikaw naman ang makakaranas ng sakit na yon. Kaya lapit. Kaung bahala! Mamaya lang iulin ka na sa akin. Bakit mo namang ginawa yon? Masyado kang emosyonal. Mabuti pa, umupo ka muna sa tabi nila Ira at magpalamig ng ulo. Anong sabi mo?
At sino ka naman? Ikinirarangal ko ang aking pangalan. Kaya wala nang dahilan pa para malaman mo ito. Ano ka mo? Ikaw ngayon ang makinig sa akin, Genjuro. Ang nakatakdang lumaban ngayon ay si Reka. Subalit ipinasya kong ako muna ang haharap kay Gideon. Pumayag ako sa kahilingan mo kanina, di ba? Ngayon, ako naman ang pagbigyan mo. Ikaw ang bahala. Baka nga si Gideon ang kapalaran mo. Dahil sa pagsang-ayon ng kabilang pangkat, ang susunod na lalaban para sa Hokage team ay si Dylan Mikagami. Ang labo naman, oh! Humirahon ka, Reka. Inay naman. Ano sa palagay mo ang mangyayari kapag nilabanan mo si Gideon? Susunugin ko ulit ang tood na yan hanggang sa maging abo siya. Ha? Pero kapag ginawa ko yun... Si Lorcan! Buhay pa si Lorcan. Pihag lamang siya sa loob ng katawan ni Gideon. Kapag sinunog mo si Gideon, maaaring kasabay ding matupok si Lorcan. Mas may pag-asa pa tayong mailigtas si Lorcan gamit ang ensuwi ni Dylan kaysa sa apoy mo, Reka. Alam mo, mayabang ako. Pero hindi mo alam, sa lahat ng ayoko ay yung tao mas mayabang pa sa akin. Si Dylan ang kagami laban kay Gideon Locore. Simula na! Titiisin kita na parang kuto! Kagawin niya ang lahat para mailigtas si Lorcan. Ah, pero di ba minsan na naglaban si Dylan at si Lorcan? Ang sabi nila matindi ang naging away ng dalawa. Bilang pagkilala sa kakayahan ni Lorcan, kaya siya gustong tulungan ni Dylan. Noong una ay sarili lamang niyang pinahahalagahan niya. Subalit ngayon ay nagbago na siya. Sabi ng mga fans ko, tapusin na raw kita. Humaba kayo! Ha? Dylan! Pinutulan niya ang saka, pero... Bakit nagkaganon? Huwag ninyong mamalitin ang kanyang kakayahan. Sabi ng mga matatanda, bunutin mo man ang masamang damo, tutubo at tutubo pa rin ito. Ganon din ang kay Gideon. Putulin mo man ito ng ilang beses, babalik at babalik pa rin ito sa dati. Naintindihan mo na ba? Kaya kahit maghapon pa tayo magputulan, kaya ko itong pabain. Ha, hindi na siya makalapit ang husto sa kalaban. Takbo ko to! Huwag ka lang pauhuli sa akin dahil walang awa kitang tuturugin! Hindi mo ba alam na nag-aasaya ka lang ng panahon? Ha? Baliw! Gawin mo man ang gawin yan, hindi yan ubra! Magpahinga ka naman! Sige, gagawin ko yun kapag natapos na kita. Masdan mo ang mga mata niya. May pinaplano siya. Kahit ano pang maisipan mong gawin, wala ka ng kapag-apag-asang banalo! Sumuko ka na, Dylan! Pag nagpatuloy ka pa, mauubusan ka lang ng lakas! Naman! Paulit-ulit ka lang yan eh! Bakit hindi na lang siya mag-isip na ibang paraan? Nagkakamali ka. Pagmasdan mo siyang mabuti. Anong problema, Dylan? Bakit hindi mo subukan lumapit sa akin? Humaba kayo! Oh? Humaba kayo! Haba! Ano nangyari? Humaba kayo! Sumunod kayo sa akin! Oh, ano to? Nag-yelo? Anong nangyari kay Gideon? Oh, pamakin ko na laban! Pinutol ni Dylan ang kanyang mga sanga. Kasabay nito, binalutan ng yelo. Magaling talaga si Ginoong Dylan. Pero hindi ko inaasahan na ganun siya kagaling.
Yan ang Hyoman Ken. Absolute zero. Sa ilalim ng matinding lamig, hindi maaaring tumubo ang halaman. At nang pinutol ng aking ensui ang iyong mga sanga, hindi na ito muling tutubo pa. Ang ensui ay espadang gamit ang kapangyarihan ng tubig. Kaya naman, kayang-kaya nitong gamitin ang lahat ng katangian taglay ng tubig. At para magawa ang bagay na iyon, kailangan mataas na ang antas ng kakayahan ng nagmamay-ari ng ensui. Tanging si Dila na tagapagmana ni Miguri Kyosa ng kanyang Hyomon Ken na makagagawa nito. Hindi mo ako masisintak! May mga ugat pa ako natitira na maaari kong patubuhin muli! Tignan natin ngayon kung kaya mo rin silang patigasin para gawing yelo! Siya nga pala! Tutal, ayaw mo rin lang tumigil sa pag-atake! Gagamitin ko lahat ng kapangyarihan taglay ko! Hulaan mo! Sana ko ngayon kumukuha ng lakas! Hindi pwede yun! Kay Lorcan, kanino pa ba? Napakasamaan niyang talaga! Pag pinatagal mo pa, ibabalik ko sa'yo si Lorcan na parang lantang gulay! Duwag ka talaga! Hindi mo ba kayang lumaban na nag-iisa? Tumahimik ka! Sinusunod ko lang naman ang sinabi ng isang miyembro ng crew para manalo! At sino naman na nagsabi sa'yo ng ganon? Ha? Dilan! Ang labo talaga, oh. Kung gusto mo mailigtas si Lorcan, ibaba mo muna yung espada mo. Kapag nalampasan mo ang gagawin ko, pakakawalan ko siya. Wag! Ano ka mo? Tigilan mo na yan, Gideon. Pakawalan mo na si Lorcan! Kung hindi, ako ang tatapos sa'yo. Huwag ka nang humirit, Pareka. Dahil hawak ko na ngayon ang alas. Gagawin mo bang sinabi ko o tatayo ka lang dyan? Ganyan nga, bata. Ayan! Ayan ba? Masarap ba? Sige! Itiniya niya ang kanyang buhay, mailigtas lang si Lorcan. Hindi. Matigas lang ang ulo niya. Alam kong hindi gano'n ang ugali niya. Dilan! Kasalanan din naman niya eh. Ba't niya binaba ang espada niya? Alam naman niya magulang si Gideon. Hindi katulad ko, parehas ako lumaban. At guwapo pa. Hindi ko akalaing matatalo ng ganyang kabilis si Ginoong Dilan. Mali ang akala mo. Tignan natin. Tuparin mo na ang pangako mo, Gideon. Pakawalan mo na ngayon si Lorcan. Ha? Ano bang sinasabi mo? Saan at kailan ako nangako sa'yo? Dilan, huwag mo akong pagbintangan ng ganyan! Asar na talaga ako sa toad na yan! Lagot ka ngayon! Humanda ka! Aray! Ano problema ni Reka? Nung inawakan ko yung sahig, sobrang lamig! Excuse me lang ho, meron pa kayong jacket? Nalalamig lang kasi ako ng husto eh! Jacket daw! Hangal! Ngayon, ako naman ang tatapos sa'yo. Believe din naman ako sa tapang ng apog mo! Ano nangyayari? Hindi ko may galaw ang aking mga sanga! Oh, hindi! Kaya naman pala... Ay! Nag-iyelo buong katawan! Aminin mo na, natalo na kita.
Alam mo ba ang nangyari nang pinili mong maging isang halaman? Nawalan ka na ng pakiramdam. Hindi ka naman nasasaktan nang pinutol ko ang iyong mga sanga. Kaya hindi mo rin nararamdaman na lumalamig na ang iyong katawan. May tissue ka ba dyan? Sa simula pa lamang pala ay hindi isinuko ni Dylan ang kanyang ensuwi. Nang itusok niya ang ensuwi sa sahig, nagawa niyang palamigin ang temperatura nito. Hanggang sa maging yelo at kasama rin naging yelo ang katawan ni Gideon, kaya hindi na siya nakagalaw. Baka nakakalimutan mo, Dylan. Nasa loob pa ng katawan ko si Lorcan. Kapag ginamit mo ang ensuwi sa akin, baka pati siya matamay! Alam ko ang ginagawa ko. Akala mo ba hindi ko alam kung nasan siya? Si Lorcan ay... nandito! Ang Cruz na Quintas! Kay Lorcan yun ah! Ha! Lorcan! Pero paano? Alam mo ba ang tungkol sa temperature conductivity? Mas mabilis na uminit o lumalamig ang bakal kaysa kahoy. Ibig sabihin, unang naging yelo ang kwintas ni Lorcan. At yun din ang lugar sa iyong katawan na mauunang maging yelo. Kaya alam ko agad kung nasaan siya. Dylan, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya. Sige na naman! Hindi niya alam na natutunaw na ang yelo at magagalo ko ng katawan ko. Pasensya ka na, Gideon. Duwag lang ang taong hindi marunong humarap sa kanyang kalaban, hindi ba? Ha? Sa bagay, hindi ka pa rin naman umaamin na natalo kita. Alam mo na pala ang gagawin ko eh. Kung ganun, tanggapin mo to! Hiyomonken, absolute zero! Si Dylan! Huwag kayong pakasisiguro, Hokageteen, dahil hindi pa tapos ang laban. Ate Ana, gumising ka na! Naligtas na ni Kuya Dylan si Lorcan! Si Lorcan? Talaga bang ligtas na ngayon si Lorcan? Nanghihina pa siya dahil ninakawan siya ng lakas ni Gideon. Wala kang dapat ipag-alala. Maya-maya lang, magaling na siya. Salamat sa Diyos, Lorcan. Nakabalik na ako. Ang kapangyarihan ng Hokage ay talagang tunay. Mangyari lamang na umakyat na dito ang susunod na madirigma. Siya bang nalaban para sa Uruha? Napakaganda niya! Pagkatapos patalo ni Gideon, ang sumunod na kalaban ng Hokage ay si Lina, isang batang babae na may maamong mukha. Subalit walang nakakaalam kung anong klaseng kapangyarihan ang taglay ni Lina.